Thank you very much, Ma'am Camille, for that wonderful introduction. This is letter A. Wonderful. First of all, I would like to congratulate po lahat ng dito. In spite po sa So I are really bit shy po talaga i-share yung story ko. In my case po kasi. In my case po kasi ako po ay may intestinal polyposis. Ano po yung intestinal polyposis? Pag sinabi po natin intestinal, saan po yun? Okay, saan lumalabas? So basically po, ang issue ko sa puwet. So, way back 2013, nag-manifest po yung intestinal polyposis po. Ano po ba siya? Pagka ako ay dumudumi, may lumalabas po siyang parang tumor sa aking butt. May lalabas ng tumor siya na parang siyang kusino. Ganun po, ayun. At na-curious ako nun kung ano yun. First na ginawa ko, isinis ko siyang bupitin. Pero hindi ko siya hinahata ko masakit. Okay. Buti na lang po pala, nag-ask ako kung ano po yun. Ayun, nag-ask po ako sa mom ko, ano po lumalabas sa akin, ba't may ganito po sa aking butt, pagka may dumi. Ang sabi daw po sa akin, yan po ay hereditary. So, sabi ko hereditary, yung magulang ko, mga kagulungan ko, meron din po pala nito. Nalagyan na lang po ako. Ayun. So, every time po na magpupuk po ako, nagkakalat po ako ng dugo sa bowl. Pupuk po ako, may tumutulong dugo lagi. Grabe po yung aggressive ng dugo nito. Una siyang nag-manifest. Ayun. For 2 years, umabalik kami sa hospital noon. Balik kami sa hospital noon, ang unang akala ng doctors is Almoranas. Pero hindi siya Almoranas. Ibang-iba po siya kasi, ito po pala yung picture yan. Ito po siya. May kita niyo po sa loob ng intestine ko, may lumalabas pong tumok-tumok. Ganyan. Yung iba pong ganito, lumalabas na mismo sa pet. Nung unang first stage niya, sobrang dami po kasi lumalabas. Sobrang aggressive niya po. That time, ang sinabi sa akin ng doctor, bawal na po kumain ng maraming meat. Actually po sa family po namin, hindi lang po ako yung meron nito. Meron din po yung kapatid ko, mama ko po. Meron po, pinsan ko, tita ko. Ayun. So, this is really common sa amin. Talagang nagkakaroon. Noong time na to, dito lang po yung, sa akin po yung very aggressive. This is way back 2015. Nung sabi sa akin ng doctors, kumain ako ng rich in fiber, ganun-ganun lang. Ang limit po ng weight ko, hindi po lalampas sa laki ng aking piece. Kaya sinabi niya, per week yun ah, per week. Ayun, so, ibig sabihin, maging ano na daw po, pambing na daw po, damo-damo na daw ayun ko. Ayun, sabi ko. At that time din po, very aggressive po yung dugo. Even kahit matutulog po, tumutulog yung dugo niya sa akin. Ganun. Nirecommend ako ng mama ko na gumamit ng napkin. Nakita na po kayo ng lalaki ng napkin. Medyo naiyam na po. Sabi ko kasi naman kanina, masyado daw po masculine. Ay po, ako po ng mga time na ako yung lalaki ng napkin. So, ayun, first time ko gumamit ng napkin, hindi ko alam po paano gumamit. So, tanggal, lagay sa aking butt. Ayun, pag-ata ko may buhok. Baligtad po pala. So yun po. Kailangan ko po, yung mga time na yun, kasama sa maintenance ko mag-napkin. Up until na bumalik ako sa hospital ulit. Eh, bumalik po kami ulit sa hospital, ang sabi sa akin ng doctors, gusto daw po nilang putulin yung 2 feet of large intestine ko. Kasi po ang ginagawa sa akin, every time na pupunta po ako sa hospital is, colonoscopy. Ayun. Ang ginagawa po nila,
papatulugin ko ko, tapos may ibabasok kong malaking tubo sa aking bat. Ayun, tapos ayan, may kasamang gluten, yan. Tatakin nila yung mga yan, tapos gugupit-gupit nila. Ganun po yung maintenance nila pabalik-balik. Ayun, so after nang gigising na lang po ko, tapos idudumi ko yung mga tumor. Idudumi ko, ang itim niyan, gano'n, idudumi ko siya. Ayun. So, when we met for your placenta, this is last year lang actually, 2022. Doon po ako na take ng fourth year. Balik kami sa doctors, kasama ko po yung kapatid ko at saka mama ko kasi sila rin po meron po nito. Nila. Ayun. Chineka uli kami ng doctors. Ganun po ulit. This latest to it, 2022. Ganun po ulit, balik ako sa hospital. Ang nakita na lang po sa akin noon, dalawa. Yung isa nga lang po, medyo nagnananalak daw. Ganun, sabi ng doctor. So, back ulit, pinatulog. Ganun, pinatulog. Ayun. After po nito, before kami bumalik again sa hospital, doon na po ako nag-take ng fourth year placenta. For 6 months. 6 months therapy. Ganun. This is around August or June. Ganun. Nag-start po ako na nag-take po ako ng fourth year placenta for 6 months. Ayun nga, yung first touch, last touch. Ganun po. Okay. Pagbalik po namin ng December, balik namin ng December, ayun, chinek up po kami ulit ng doctors. No trace of malignancy na po. Ang malignancy pa po nito, yung iniisip po ng mga doctors, yung sa mom ko, since sa kanya nagaling yung ano namin, intestinal polyposis, iniisip ng doctors, yung sa mom ko sobrang dami. Nung chinek up yun sa kanya, as in walang nakita. Even yung doctors nagtatanong, ano daw po yung tinik namin? Ganun po kay Titan yung for your placenta. Ayun po. At hindi lang po na, because of three-way for your end po, po ay na-diamond 2-star, kami po yung lucky few na nakakapunta po sa itong bansa, last month nga. Last month nga po sa Taiwan, ganun. Very blessed po sa akin yung company na to na nakilala po naman siya. That's all in my story. Maraming salamat.